Mga kwentong pambata. Ang matalinong si Aulus. Nung unang panahon sa isang kaharian na tinatawag na Maboso, naninirahan ang isang imperial na hari. Kilala siya bilang si Haring Vitrus. Ang hari ay lubos na ginagalang. Siya ay isang ulila na naging isang bihasang mandirigma sa murang edad at sa huli umangat sa kapangyarihan. Itinayo ang isang matibay na kuta, pinamumunuan ng isang makapangyarihang hukbo na may reputasyon at ipinagmamalaki ng isang armada ng hukbong dagat. Ang tanging nais niya ay isang magandang asawa sa kanyang tabi na kanyang itatatag bilang reyna. Tagapayo, ang aking kaharian ay malakas, ang aking hukbo ay nakakatakot at ang aking mga armada ay naglalayag sa mga dagat na walang nakakahadlang. Nasa akin na ang lahat. Pero parang may kulang. Kailangan kong ibahagi ang mga pananakop na ito sa isang taong espesyal. Kamahalan! Anong uri ng reyna ang hinahanap mo? Dapat siya ay napakaganda, syempre, na may mga matang kumikilang tulad ng mga bituin at buhok na umaagos na tulad ng isang talon. Ang ganong reyna hindi madaling matagpuan, ngunit huwag kang matakot, kamahalan. May plano ako. Ipagpatuloy mo. Meron isang nakatagong kaharian na tinatawag na Eldoria. Ngayon, nabalitaan ng mga Eldorian ay pinamumuhayan ng ilan sa mga pinakamatalinong lahi. Biyasado sila sa lahat ng sining, mula sa digmaan hanggang sa pagtula. At kilala sila sa kanilang kababaihan na perpektong pinaghalong, kagandahan at talino. Itong Eldoria, magsabi ka pa. Pagiramdam ko, kung marahil magawa mong mapabilib ang hari, maaari mong hilingin ang kamay ng kanyang anak na si Prinsesa Konjo. Ngunit isang babala, kamahalan. Ang pagpasok sa karyan nito para hingin ang kamay ng anak ng hari ay hindi magiging madali. Sinasabing si Haring Baldrick ay isang tusong matandang lalaki at binibitag niya ang kanyang mga panauhin ng hindi malutas na bugtong. Isang pagsubok? Nakaharap ko na ang mga higante at ang mga dragon. Tagapayo, ang Baldrick na ito ay hindi dapat maging hadlang. Alam kong sasabihin mo yan, kamahalan. Ngayon, ito ay isang pananakop na hindi kinakailangan ng iyong lakas. Kinakailangan ito ng talino. Dapat natin ipadala si Aulus. Sa sumunod na minuto, ipinatawag si Aulus sa korte. Si Aulus ay kilalang kilala bilang ang matalinong Aulus. Siya ay merong IQ na 200. Nagsasalita siya ng 15 iba't ibang lingwahe at naglalaro ng chess na nakapiring ang kanyang mga sariling mga mata. Ahem, Aulus! Ipinatatawag ka ng tagapayo ng Haring Vitrus. Kamahalan, anong aking maipaglilingkod? Aulus, kailangan mong hanapin ang mailap na kaharian ng Eldoria. Ah, ang kaharian ng mga matatalino? Sinasalubong daw nila ang kanilang mga panauhin ng maraming hinala. Narinig mo na ba ang tungkol sa kanila? Oo, kamahalan. Nabasa ko ang tungkol sa kanilang kultura at mga paraan sa isang libro sa aklatan. Sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Kailangan mong ibigay ito kay Prinsesa Konjo, ang anak ni Haring Baldrick, at sabihin sa kanya na ang hari ng Maboso ay nais siyang maging kanyang reyna. Masusunod, kamahalan. Pupunta ako kung saan man ako ipadala. At ipinapangako ko sa iyo, kamahalan, na babalik ako sa Maboso kasama si Reyna Konjo. Nakakakuryente ang kanyang kumpiyansa. Tunay nga, kamahalan. At natitiyak kong, bilang iyong tagapayo, ito ang pinakamagandang payo na mabibigay ko. Magtiwala ka na magagawa niya ang kanyang trabaho. Sa iyong pahintulot, kamahalan, aalis na ako. Paalam. Ginawa ni Aulus ang lahat ng pag-aayos para sa kanyang paglalakbay. Umuwi siya at naghanda ng caravan. Sa mga kabayo at baka, isinakay niya ang lahat ng mga regalong ito na ibinigay sa kanya ni Haring Vitrus para kay Haring Baldrick. Pagkatapos ay nagbihis siya ng magandang seda. Nakaupo siya sa kanyang palorosas na sakayan na may mga kurtinang pilos at maginhawang alpombra. Alam niyang magiging maganda ang unang impresyon sa kanya. Matapos ang mga araw na mahihirap na paglalakbay, narating ni Aulus ang mga hangganan ng Eldoria. Itinayo niya ang kanyang mga tolda malapit sa batis at nagpadala ng mensahero kay Haring Baldrick. Ang mensahero ay sumakay sa isang mabilis na kabayo at sa lalong madaling panahon nakarating sa harapan ng hari. Kamahalan, nandito ako bilang isang mensahero sa ngalan ng aking hari si Vitrus ng Maboso.
na isang mahusay na mandirigma at siya ay patas. Kinatatakutan siya ng lahat. Kahit ang mga damo na tumutubo sa mabuso ay may paggalang sa kanya. Nais ng aking hari ang kamay ng kagalang-galang na si Prinsesa Konjo, ang iyong anak. Bibigyan kanya ng maraming regalo bilang kapalit. Higit sa lahat, ibibigay niya sa iyo ang kanyang pakikipagkaibigan, Aulos. Ngayon, si Haring Baldric din ay narinig ang lahat tungkol sa matapang at walang takot na hari at sa kanyang hukbo. Natakot siya na ang hukbo ng maboso ay magmarsya sa kanya kapag sinabi niyang hindi. Gayunpaman, hindi niya nais ipadala ang kanyang pinakamamahal na anak sa malayo. Pumunta at samahan itong si Aulus mula sa kanyang kampo. Kakausapin natin siya. Dumating si Aulus sakay ng isang puting kabayo. Nag-alay siya ng kanyang mga pagbate at ang kanyang mga tulong ay nagmarsya papasok kasama ng maraming regalo na kanyang dinala. Maligayang bati, Haring Ba? Napansin niyang kalbo ang hari ng Eldoria. Kaya, gumawa siya ng huling minutong pag-aayos. Maligayang bati, Haring Rick. Ang pangalan ko ay Aulus. Galing sa aking hari ang lahat ng mga regalong ito para sa iyo. Kita mo, wala pang nakakakilala kay Haring Baldric noon. Kaya kahit papano, ang pangalan niya ay kolokyal na ipinasa sa mga sulat bilang Baldric. Talagang Baldric. Natanggap na namin ang iyong pergamino. Ngunit may kaugalian sa aming lupain. Kung sino man ang magpapakasal sa prinsesa ay kailangan munang makapasa sa apat na pagsubok. Walang pagsubok na mahirap para sa aking hari. Ngunit kung darating siya, hindi siya darating na mag-isa. Darating siya kasamang kanyang armada, tukbo. Ang iyong dakilang hari ay hindi kailangang dumating mismo. Habang ikaw ang kinatawan niya, maaaring ikaw ang kumuha ng mga pagsusulit-salit. Kaya sumasang-ayon ka ba? Handa akong harapin ang anumang pagsubok na ihagis mo sa akin. Ang kanyang katapangan ay walang kapantay. Ngunit sinisiguro ko sa iyo, ang aking talino ay kasing talas ng kanyang espada. Kinabukasan ay magsisimula na ang pagsusulit. Nagtipo ng maraming tao. Naniniwala si Haring Rick na ang ministro ng isang ganit na bansa ay hindi makakapasa sa mga pagsubok na tiyak mabibigo siya. Isang trumpeter ang nagpahayag ng unang pagsubok. Sa magkabilang gilid ng pader na ito ay may 10 bisero at 10 inahing kabayo. Ang bawat anak ng lalaki ay dapat magkaisa ng kanyang sariling ina. Si Aulus, na talagang napakatalino, ay napansin ang pinto sa dingding. Gamit ang paa ay sinipan niya ang kandado sa tabi at binuksan ang pinto. Humihingal sa tuwa. Ang lahat ng mga bisero ay nagsitakbo at nagsiksikan dito. Bawat isa ay sumugod sa kanilang ina. Ang malakas na sigawan ay pumaitaas. Ang mga tao ay naging mabangis. Ngunit nakaramdam pa rin sila ng pag-aalinlangan na papasa si Aulus sa lahat ng mga pagsubok. Sunod, dinala si Aulus sa isang gusali na may 100 silid. Ang bawat silid ay magkakapareho sa bawat isa. Si Aulus ay kinuha sa gabi at ibinalik habang madilim pa. Kinaumagahan, siya ay tinanong. Ang gawain ay medyo payak, Aulus. Maaari mo bang tukuyin ang silid kung saan ka nang palipas ng gabi? May dala si Aulus sa kanyang bulsa na isang piraso ng pabango. Ang pabango na sikat sa kanyang kaharian, ang maboso. Habang papalabas ng kwarto, may pinuto siyang piraso at iniwan sa isang sulok. Kapag dinala siya pabalik sa bawat silid, madali itong mahanap muli ni Aulus sa pamamagitan ng malakas na amoy. At muli, nakapasa siya sa pagsusulit. Sumunod, nagpadala si Haring Rick ng coral bead kay Aulus. Aulus, kailangan mo lang gawin ay tahin ito. Kahit neto'y mukhang simple, ngunit ang butil ay may nakapilipit, baluktot at maliit na butas na hindi madadaanan ng karayom. Habang nag-iisip ng paraan, napansin ni Aulus ang isang bakas ng mga langgam sa silid na gumagapang sa pader. Ngumiti siya at masuyong dumampot ng langgam. Muli, tinupad ni Aulus ang kanyang pangalan, ang matalinong Aulus.
Ngayon ay darating ang pinakahuli at pinakamahirap sa lahat ng mga pagsubok. Sa 100 kabataang babae, kailangan makilala ni Aulus si Prinsesa Konjo. Hindi ba niya nakikita ang prinsesa? Hindi niya alam kung paano niya ito makikilala sa dagat ng magagandang dalaga. Ang katulong na naglilinis sa kwarto ni Aulus ay nagtatrabaho nang pumasok siya. Sa madaling araw nang siya ay halos patapos na, Binibini, itong turkesang singsing gusto kong iregalo para sa iyong mabuting pakikitungo. Maraming salamat sa iyong serbisyo. Ayos lang, Ginoo. Pero masyado kang mapagbigay. Salamat. Oh, isang huling bagay. Anong masasabi mo tungkol sa iyong prinsesa nang hindi sinasabi sa akin ang tungkol sa kanyang itsura? Ang narinig ko lang ay lahat ng babae ay magsusuot ng bulaklak sa kanilang buhok. Tanging ang prinsesa lang ang magkakaroon ng mga tunay na bulaklak. Ang natitira ay magkakaroon ng bulaklak na papel dahil ang mga tao sa inyong karyan ay walang bulaklak. Kaya't hindi niyo masasabi kung ano ang pagkakaiba. Salamat. Ang iyong impormasyon ay napakahalaga at maaring gumawa ng isang mundo ng pagkakaiba. Kinabukasan, nagtipo ng lahat sa patio. Pumasok ang 100 magagandang batang babae na nakadamit ng magagandang seda. Bawat isa ay may mga bulaklak sa kanilang buhok. Sa unang pagkakataon, si Aulus ay sobrang nalilito. Hindi niya alam ang gagawin. Nakatingin sa kanya ang lahat. Natitiyak ni Haring Rick na siya ay mabibigo at hindi niya kailangan paalisin ang kanyang anak na babae. Pero maya-maya lang, may lumipad na bubuyog. Pinagmasdan ito ni Aulus na paikot-ikot. Hindi nang tagal ay pumunta ito at umupo sa bulaklak sa isa sa mga buhok ng dalaga. Agad na tumakbo si Aulus patungo sa dalaga. Lumuhod siya sa harapan niya at nagsalita. Ang aking pagbati sa magiging reyna ng Maboso, pinadala ni Haring Vetros ang singsing na ito para sa iyo. Lahat ng 4 na pagsusulit ay matagumpay na naipasa. Ang mensahero ay tumakbo pabalik sa kanyang mabilis na kabayo sa unahan. Inihayag niya ito kay Haring Vetros. Kamahalan, kasama na ni Aulus ang reyna ng Maboso sa kanyang palorosa na sakayan. Napakagaling, Aulus! Bakit naipasa ni Aulus ang lahat ng pagsubok para sa iyo? At ikaw ang mapapangasawa ko? Konjo, ang pagpasa ni Aulus sa mga pagsubok ay sinadya upang ipakita hindi lamang kanyang mga kakayahan kundi pati na rin ang karunungan ng ating kaharian. Ito ay isang paraan upang ipakita sa iyong ama kung anong uri ng hari ako at ang mga mahusay na tagapayo na mayroon ako. Habang natagumpay si Aulus, mas napalapit ang aking puso sa iyo at iyong pagtawa ang nagpasaya sa aking mga araw at ang iyong mga ngiti ang gumagabay sa aking daan. Sa iyo, nakikita ko hindi lamang ang aking reyna kundi pati na rin ang nawawalang piraso ng aking puso. Kung magkasama tayo, tayo ay uunlad. Napakagandang salita. Isinulat din ba ni Aulus ang mga linyang iyon para sa iyo? Hindi, mahal ko. Ang mga salitang ito ay nagmula sa aking puso tulad ng pagmamahal ko sa iyo. At kaya, sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman. At ang kanilang pag-ibig ay isang simbolo ng karunungan at lakas ng kanilang nagkakaisang kaharian.